sa ating mga mainit na balita ngayong tanghali. Pamamahagi sa mahihirap na bansa ng libreng COVID-19 mula sa COVAX facility, matutuloy na sa Pobrero ayon sa World Health Organization. Dry run ng distribusyon ng mga bakunang darating sa bansa sisimula na ngayong linggo ng National Task Force Against COVID-19. Saliva test para sa pag-detect ng COVID-19 sisimula ng gamitin ng Philippine Red Cross matapos maaprubahan ng DOA. COVID-19 UK variant posibleng nakapasok na sa Baguio City. Ayon ito kay Mayor Benjamin Magalong, mas maigpit na implementasyon ng health protocols ipinatutupad na sa siyudad. Market vendors sa Quezon City na inisyuhan ng notice of violation dahil sa overpricing, mahigit 100 na problema sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, iimbestigahan ng Senado. At mga botanteng nagpaparehistro para sa May 2022 elections, kakaunti pa rin. Magandang tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, January 25, 2021. At una sa mga balita ngayong tanghali. Matapos magpahayag ng pangamba na posibleng hindi matuloy ang target na pagsisimula ng pamamahagi ng COVID-19 vaccine sa mga mahihirap na bansa sa Pebrero, sinabi ng World Health Organization na posibleng masunod na ang kanilang scheduled vaccine rollout. Ang detalye sa ulat ni Mirasol Abogadil. Inanunsyo ng World Health Organization noong Sabado na lumagda na ito ng kasunduan sa pharmaceutical giant na Pfizer at BioNTech para sa pagbili ng inisyal na 40 milyong doses ng COVID-19 vaccine. Ito ay supply para sa COVAX facility. Dahil dito, masusunod na ang schedule ng COVAX facility na masimula ng pamamahagi ng libreng bakuna sa mga mahihirap na bansa at partner states nito sa Pebrero. Una nang nagpahayag noong nakaraang linggo ng pangamba ang WHO na hindi masunod ang kanilang timeline sa vaccine rollout dahil sa anilay pag-uunahan ng mayayamang bansa sa pagbili ng COVID-19 vaccine. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bukod sa Pfizer ay magbibigay ang Serum Institute of India o SII ng 150 million doses ng AstraZeneca vaccine. Ang SII ang pinakamalaking paggawaan ng bakuna sa buong mundo. At bagamat ang Pfizer pa lamang ang kabilang sa kanilang emergency use authorization listing, sinabi ng WHO na posibleng mailabas na ang desisyon sa EUA listing ng AstraZeneca sa kalagitnaan ng Pebrero. Together, these announcements mean COVAX could begin delivering doses in February. Provided we can finalize a supply agreement for the Pfizer-BioNTech vaccine and emergency use listing for the AstraZeneca-Oxford vaccine. COVAX is on track to deliver 2 billion doses by the end of this year. Obviously, there are always factors that can play into a massive production and the logistical challenge, but the 2 billion that I'm announcing, what we have announced, they are based on a very robust plan and I feel quite confident that we should be able to deliver. Muli namang nanawagan ang opisyal sa iba't ibang bansa na suportahan ang COVAX facility at ibahagi ang parte ng kanilang supply ng Pfizer-BioNTech vaccine. Mirasol Abogadil, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target na masimulan ngayong linggo ng National Task Force Against COVID-19 ang dry run sa pagdating ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Para sa detalye, narito ang report ni Nina Armilla.
Isang time and motion study ang isasagawa ng National Task Force Against COVID-19 simula ngayong Linggo para sa inaasahang pagdating ng mga bakuna sa bansa. Layo nitong makita kung epektibo ang kanilang ginagawang pagpaplano para sa pamamahagi nito sa iba't ibang panig ng bansa. Wala pang inilabas na detalye kaugnay nito ang pamahalaan. Ngunit sa pagdinig ng Senado noong Biyernes, sa vaccination plan ng pamahalaan, sinabi ni NTF versus COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na magsisimula ang dry run sa pagdating ng bakuna sa paliparan at magtutuloy-tuloy hanggang sa iba't ibang warehouse at vaccine hubs. Inaasahang magtatagal ito hanggang sa ikatlong linggo ng Pebrero. Bukod dito, simula pa noong nakaraang linggo ay nagsagawa na ng rehearsal para sa kanilang vaccination program ang ilang LGU. Kabilang na ang Maynila at Pasig. Samantala, ayon naman kay Deputy Chief Implementer Secretary Vince Dizon, ngayong Linggo ay inaasahang mailalabas na rin nila ang pinal na listahan ng mga prioridad na mabakunahan. The priority essential workers will be workers coming from the following sectors. No, this is not final yet, Your Honor. By next week daw po ay maka-finalize po ng TWG and re-report po namin sa Senate. Workers from the following sectors: agriculture, forestry, fisheries, transportation, construction, food, tourism, essential retail, water refilling stations, laundry services, logistics, and courier services, sanitation services, telecommunication, energy, power, fuel, among others. Tiniyak naman ng opisyal na agad silang makikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak na hindi magkakaroon ng overlapping sa kanilang mga priority list. Nina Armilio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihahanda na ng pamahalaang lungsod ng Taguig ang kanilang mga vaccination center para sa paparating ng mga bakuna laban sa COVID-19. Kabilang dito ang apat na mega vaccination center sa Lakeshore Complex at 40 community centers sa mga eskwelahan. Habang ang storage naman ay ang world-class 6,500 square meter facility ng Orca Cold Chain Solution Incorporated na matatagpuan sa barangay Bagong Bayan. Ayon kay Mayor Lino Cayetano, ang Orca Cold Chain Solution ang mamamahala sa pagta-transport ng bakuna mula sa kanilang storage hanggang sa maihatid ito sa mga vaccination facilities upang masigurong tama ang kailangang temperatura. Bumili na ang Taguig ng bakuna mula sa AstraZeneca, ngunit nakikipag-usap pa rin ito sa tatlo pang vaccine suppliers. Ang Taguig ang isa sa may pinakamababang kaso ng COVID-19 sa National Capital Region na mayroon lamang 5 kaso sa bawat 100,000 populasyon. Inaprobahan na ng Department of Health ang paggamit ng saliva specimen sa COVID-19 testing sa mga laboratorio ng Philippine Red Cross. Naniniwala ang PRC na mas mapapadali nito ang pagsasailalim sa COVID-19 testing sa mas maraming Pilipino habang naghihintay pa ng supply ng bakuna. Para sa detalye, narito ang ulat ni Asher Kadapan Jr. Maaari nang gamitin ng Philippine Red Cross mula ngayong araw ang saliva specimen sa reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR testing para sa COVID-19. Inaprubahan ng Department of Health ang paggamit ng saliva test matapos makumpleto ng PRC ang resulta para sa karagdagang 1,000 saliva test samples at iba pang requirements. Batay sa resulta nito, nasa 98.11% ang accuracy rate ng saliva test. Ito ang unang pagkakataon na gagawin ito sa bansa. Mas ligtas para sa mga healthcare worker ang paggamit ng saliva test sa pagtukoy ng COVID-19 sa isang pasyente dahil may less contact ito kumpara sa swab testing. Ang pasyente na ang direktang maglalagay ng kanyang specimen sa isang maliit na botelya. Bukod dito, mas mabilis ring iproseso ang saliva specimen na tumatagal lamang ng 3 hanggang 4 na oras.
Ayon kay PRC Chairman at Chief Executive Officer Senador Richard Gordon, habang hinihintay pa ang pagdating ng COVID-19 vaccine sa bansa, ay mapapabilis ng saliva test ang pagsasailalim sa COVID-19 testing ng mas maraming Pilipino at mapigilan ang paglaganap ng sakit. Dagdag pa ni Gordon, kung mas maraming individual ang kukuha ng saliva test, ay maaaring babaan ng Red Cross ang presyo nito sa hinaharap. Sa ngayon ay sa Metro Manila pa lamang maisasagawa ng PRC ang saliva test habang sumasailalim pa sa training ang iba nitong mga tauhan. Ngunit ayon sa ahensya, posibleng sa February 5 ay magsimula na rin ito sa iba't iba pang panig ng bansa. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, papayagan na rin ng Department of Health ang paggamit ng saliva test sa iba pang laboratorio sa bansa. Ngunit kailangan munang matapos ang validation study ng Research Institute for Tropical Medicine. Kaugnay nito, nagbabalik si Asher Kadapan Jr. live. Asher, kailan ba matatapos yung Research Institute for Tropical Medicine na validation study sa saliva test? Na araw kung kailan nga matatapos ng Research Institute for Tropical Medicine itong validation study na kanilang sinasagawa para dyan sa saliva test. Ngunit ngayong araw ay nakatakdang magsimula ang mga ito at inaasahang matatapos yan sa loob lang ng isang linggo. Kapag natapos ng RITM ang validation study nito, ay saka pa lang papayagan ng DOH ang iba pang laboratorio na gumamit ng saliva test bukod sa Philippine Red Cross. Ngunit ngayong araw ay sinimulan na ng Red Cross ang paggamit ng saliva test sa tatlong molecular laboratories nito sa Metro Manila. Kaya nitong magsagawa ng saliva test ng hanggang 8,000 pasyente kada araw. Sa isang panayam, sinabi ni PRC Molecular Laboratories Head Dr. Pauline Ubial na nakatakdang simula ng PRC ang rollout ng saliva test sa 10 provincial laboratories ng organisasyon sa susunod na buwan. Kaya namang makapag-test sa mga laboratorio nito sa mga probinsya ng 22,000 tests per day. Kaya suma total ay magkakaroon ng 30,000 testing capacity per day ang PRC sa buong bansa. Nagkakalaga ng 1,500 hanggang 2,000 pesos ang saliva test kung saan posibleng makuha ang resulta sa loob lang ng 3 oras sa pamamagitan ng reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR testing para sa COVID-19. Para sa mga nais mag-avail ng saliva test ng Philippine Red Cross ay maaaring mag-book online sa inilaan nitong website na book.redcross1158.com. Floor, pinapayuhan naman ng mga pasyente na bago kunin ang kanilang saliva sample ay hindi dapat sila uminom, kumain o magmumog, magsigarilyo o gumamit ng vape. Floor? Ilang araw o oras lang ba ang bibilangin para malaman kung negative o positive yung isang mag-undergo ng saliva test? Yes, Flor. Sabi nga ni Dr. Ubial ng PRC, maaaring umabot lang ito. Ang pinaka-maikling oras niyan ay 3 oras lang. At kung mas tatagal yan, yan ay posible namang makuha sa loob ng kalahating araw o 12 hours. Kumpara yan doon sa swab test na ginagawa sa RT-PCR na umaabot ng 24 hours o minsan ay higit pa. Floor. So yung mga gustong magpa-saliva test, nabanggit mo kanina, 3 yung laboratorio ng Red Cross. Saan ba natin matatagpuan yan, Asher? Yes, Floor. Ito po ay mga molecular laboratories ng PRC sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Mamaya ay kukumpirmahin natin kay Dr. Bial kung saan mismo yung address o location nitong mga PRC laboratories na ito para naman na sa guidance ng ating mga asambahay. Floor. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Hindi malayong nakapasok na rin sa Baguio City ang UK variant ng coronavirus disease ayon mismo kay Mayor Benjamin Magalong. Kaya mas mahigpit nang ipinatutupad ang health protocols doon. Mula Baguio City, may report si Grace Doctolero live.
Grace, may mga indikasyon na bang nakita ang lokal na pamahalaan dyan para masabing nakapasok na itong B117 variant gaya ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 itong mga nakaraang araw? Yes, Aga, wala pang sinabi ang lokal na pamahalaan ng Baguio kung may indikasyon na nga nang masasabing nakapasok na itong B11 variant. Pero dahil madalas ang labas at pasok ng Tagala Trinidad at Bontoc Mountain Province sa syudad ay posibleng nakapasok na nga itong UK variant at mataas pa rin ang kaso ng COVID-19 cases dito sa lungsod noong Biyernes, nakapagtala ng 76 new cases, 31 noong Sabado at 19 naman kahapon. Posible umanong nakapasok na sa Baguio City ang UK variant ng SARS-CoV-2 na B11 dahil sa kalapit lamang ito ng La Trinidad Benguet kung saan naitala ang bagong kaso ng naturang sakit. Ayon kay Contact Tracing Czar, Baguio City Mayor Benji Magalong, ito ay dahil regular na nagpupunta ang mga taga Benguet, gayon din ang mga taga Bontoc Mountain Province sa summer capital ng bansa. Sa tala ng lokal na pamahalaan ng Baguio base sa kanilang traffic count sa boundary ng La Trinidad at Baguio ay nakapagtatala sila ng nasa higit 800 sasakyan araw-araw mga pasok at lumalabas sa Baguio City. Kaya naman mas mahigpit nilang ipinatutupad ang health protocols kung saan may mga inaresto na itong minimum public health standards. Noong Biyernes ng gabi ay kinumpirma ng Department of Health na may 16 na bagong variant ng COVID kung saan 12 rito ay mula sa Bontoc Mountain Province at isa sa La Trinidad. Samantala, bumuo na ng team ang DOH upang tutukan ang contact tracing sa Cordillera Administrative Region upang matunton ang iba pang kaso ng UK variant sa region. Ang team ay buuin ng 10 contact tracers na magmumula sa Region 1, 2 at 3 ng Regional Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases at pangungunahan ito ni Mayor Benjamin Magalong. Pinabibilis ng Department of Health ang contact tracing operation sa Cordillera Region matapos maitala ang 12 na mga kaso ng bagong UK variant ng Coronavirus Disease 2019 sa bahay ng Bontoc Mountain Province at isang kaparehong kaso sa La Trinidad Benguet. Sasailalim sa supervision ni Magalong ang mga contact tracers na manggagaling ng Region 1, 2 at 3 at Regional Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases. Samantala, pinaigting ng lokal na gobyerno ng La Trinidad ang pagpapaalala sa publiko na sundin ang mga minimum public health standards. Kasabay ng paghihigpit ay ang pagsasagawa ng siren blast tuwing 7:30 at hanggang alas 8 ng gabi na hudyat ng pagsasara ng lahat ng business establishments maliban sa drug stores at gasoline stations. Nananatili rin ang curfew hours ng 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Sa ngayon ay patuloy ang disinfection sa munisipyo at public market grounds. At yan mo ang update live mula dito sa Baguio City. All right, maraming salamat, Grace Doc Tolero. Irerekomenda ng Department of Health na ipagpaliban muna ang pagluluwag sa mga bata at matatandang maaaring lumabas na sa mga lugar na nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine. Nakatakda itong ipatupad sa Pebrero batay sa naunang anunsyo ng Interagency Task Force Against COVID-19. At mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Aiko, ano ang nakita ng DOH na dahilan o factor? Bakit irerekomenda nila ang pagpapaliban ng pagluluwag sa age restriction? Ella, ito ay dahil sa banta ng COVID-19 variant. Kaya naman ikinukonsidera ng DOH yung vulnerability o yung mas madaling pagkakahawa ng mga bata at matatanda. Lalo laanyat mas nakakahawa ang isang variant, itong UK variant ng COVID-19. At may mahigit 10 na ngang naitalang kaso dito sa Pilipinas. Kaya naman ipinahayag yung DOH na isusumitin nila sa Interagency Task Force ang rekomendasyong ipagpaliban muna itong ipatupad sa MGCQ areas sa buwan ng Pebrero. Ela, sa isang pahayag din ng Philippine Pediatric Society and Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines o yung PPS at PIDSP, binigyang diin ng mga ito na huwag payagan lumabas ang mga batang edad 10 pataas, naging yung mga
senior citizens. Ayon pa sa mga eksperto, mas maigian niyang manatili na lang sa loob ng bahay ang mga bata at matanda. Naniniwala rin ang ilang eksperto na maaring maging super spreader ang mga bata dahil sila ay may mas malakas immune system, ngunit maaring mahawa ang mga may sakit o matatanda sa loob ng kanilang tahanan after ng exposure nila sa labas. Ayon pa sa PTS at PIDSP, ang isang uri ng physical o social distancing ay ang pananatili na lang sa loob ng bahay, kaya maihinaan niyang manatili na lang ang mga ito sa loob ng tahanan kaysa sa sila ay payagang lumabas na sa buwan ng Pebrero sa ilalim ng NGCQ area. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Aiko Miguel Live, na nag-uulat mula sa Quezon City. Nagsasagawa ng crackdown sa mga pamilya ng mga local government units tulad ng Quezon City sa mga tinderang hindi makatwirang nagtataas ng presyo ng mga paninda. Magsasagawa naman ang Senado ng investigasyon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto. Narito ang ulat ni Joa Nano. Mahigit 100 market vendor na ang naisyuhan ng notice of violation ng Market Development and Administration Department ng Quezon City sa iba't ibang pamilihan sa lungsod simula pa noong January 1. Ito ay dahil sa hindi makatwirang pagtataas ng presyo ng kanilang mga produkto. Nakuha sa mga ito ang mga resibo ng kanilang transaksyon sa mga trader. Ayon sa hepe ng MDAD na si Procopio Lipana, i-endorso nila sa Department of Agriculture ang mga kaso para sa investigasyon. Ito'y dahil hindi sakop ng jurisdiksyon ng lokal na pamahalaan ang mga trader na pinagkukunan ng mga tindero ng kanilang mga paninda. Magsasagawa naman ng Senado ng pagdinig sa isyu ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa mga pamilihan. Noong nakaraang linggo, inaprubahan ni Senator Cynthia Villar, ang chairperson ng Senate Committee on Agriculture and Food, ang resolusyon ni Senator Francis Pangilinan na imbestigahan ang punot dulo ng isyu. Kasabay nito ay ang pagtukoy naman ng mga dapat gawing hakbang upang matugunan na pangailangan ng mga mamamayan sa mura at masusustansyang pagkain. Sinabi ng mambabatas na dapat palakasin pa ang agriculture sector ng bansa upang mapataas ang produksyon at mapababa ang presyo ng mga bilihin. Ayon pa kay Pangilinan, posible itong magawa dahil noong nakalipas na taon sa gitna ng pandemya, ang agriculture sector lang ang kinakitaan ng paglago at dapat aniyang maipagpatuloy pa ito. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sindigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Isusumiti na ng Department of Agriculture ang rekomendasyon nito para lagyan ng limit ang presyo ng baboy at manok. Mula sa Caloocan, may ulat si Ray Pelayo live. Ray, magkano ba ang presyo dapat na presyo lang ng baboy at manok kumpara naman sa mga nabibili ngayon sa merkado? Aga sa ngayon ay umaabot sa 400 pesos o mahigit sa 400 pesos yung kada kilo ng baboy sa mga pangunahing palengke dito sa Metro Manila. At ito ay iniugnay ni Agriculture Secretary William Dar sa manipulasyon, umano'y manipulasyon sa presyo, partikular sa mga trader at mga wholesaler. Talaga naman anyang mahigpit ang supply ng baboy ngayon dahil ito is the epekto ng African swine fever. Pero hindi naman dapat anya ganito kataas ang presyo. Ang rekomendasyon ng DA ay 270 pesos lamang kada kilo ng tige o itinatawag na kasib at 300 pesos naman sa liyempo. Habang ang manok ay 160 pesos kada kilo. Irekomenda ito ng DA, DTI at MMDA sa Pangulong Duterte para maglabas ng executive order sa price freeze na tatagal ng 60 araw. Ayon kay Secretary Dar, kasama nilang magbabantay sa presyo ay ang mga LGU at mga tauhan ng PNP at NBI. Sinabi rin ng kalihim na may nakalaang 1 bilyong pisong pondo para sa bantay ASF sa mga barangay, kasama na dito ang mass production ng bagong develop pa lamang ng Pinoy na test ASF test kit. May kalahating bilyong piso rin anya na nakalaan para sa repopulation o pagpaparami nitong mga alagang baboy lalo na sa mga lugar na wala pang ASF. Aga, sinasabi ni Secretary Dar this week ay isusumiti nila ito kay Pangulong Duterte at konting dokumento na lamang ang kailangan para matapos itong kanilang rekomendasyon aga.
Ray, sa mga kababayan natin na nakasaksi dito sa mga overpricing, ano, kanino sila dapat lumapit o sabi na natin magsumbong o mag-report para mapigilan itong ganitong mga hindi magagandang ginagawa ng ibang mga nagbebenta, Ray? Yes, aga, ang isang pwedeng gawin ng ating mga mamili dyan, kagaya ng ginagawa nitong LGU ng Quezon City, direkta doon sa kanilang mga LGU dahil yung mga retailers, lalo na kung doon sila bumibili sa mga pangunahing palengke sa Metro Manila, doon sila dumirekta mismo sa munisipyo o sa City Hall para nang merong bantay na presyo ang bawat LGU. At sila yung nakakasakop, ang mismong LGU nakakasakop diyan sa mga retailer ng mga baboy. Sinasabi ang bahala naman dito sa mga trader at wholesaler, ito yung mamanmanan ng task force na binuo ng DA, ng MMDA at maging itong DTI, at kasama nilang mag-enforce dito aga itong Philippine Competition Commission, mag-iimbestiga kung meron talagang sinasabi na pagmamanipula dito sa presyo ng baboy, at maging itong mga kawaninga ng NBI at PNP aga. Ray, paano ba talaga mapapapanagot ano yung mga nagtitinda? Kasi halimbawa, bumibili ako, punta akong palengke, nakita ko overpricing, kailangan ko siyang i-report. Kailangan ba talaga may sufficient evidence? Like kailangan ko bang picturean or videohan? Then I will submit it to LGU. Ganun ba dapat gawin, Ray? Yes, aga, no? Pwedeng maging material evidence yan na talagang nagpe-presyo sila ng ganun. Pero usually sa mga palengke naman, aga, ang nagiging kalakaran dyan ay verbal lang. Hindi naman usually nilalagyan ng presyo. Pero sa supermarket, very evident yun. May mga price tag sila na pwedeng magamit yan. At yun ay isusumbong nila doon sa mga kanikaniyang LGU, pwede rin doon sa kanikanilang mga municipality. At yun ay magagamit nilang ebidensya. Pero doon sa mga palengke, mga press, yung mga bagong katay, usually dyan, wala. Pero ang sinasabi ng NBI at ng DA ngayon, ang pagkakaiba nito, kasi last year aga nagkaroon din ng price freeze, ano, 60 days din yon nung after nitong bagyong si Ulysses. Pero ang pagkakaiba ngayon, sinasabi ni Secretary Dar, kasama na dito ang NBI, may mga intelligence na ipapakalat sila para talagang mapigil yung pagtaas ng presyo, dahil doon sa kanilang estimate, ano, nakikita lang nila hanggang 300 lang dapat talaga ang presyo ng baboy. Isama mo na doon yung mga kahigpitan itong supply at maging yung transportation from Mindanao, from Visayas, kahit dalhin mo dito yung baboy, sinasabi ni Secretary Dar na ito lang talaga ang dapat na presyo. Kaya kung 400 plus ang presyo ng baboy sa mga palengke sa inyong mga lugar, eh automatic meron talagang manipulasyon ng presyo dyan. Yun ang sinasabi ni Secretary William Dar. Aga. Alright, maraming salamat, Ray Pelay. Mababa pa rin ang bilang ng mga nagpaparehistro para sa darating na May 2022 national election. Ayon sa Commission on Elections, mula sa target na 4 milyon bagong botante, sa ngayon ay mahigit na 1 milyon pa lamang ang nakapagparehistro. Para sa detalye, narito ang ulat ni Joanne Nano. Nababahala ang Commission on Elections dahil kakaunti pa rin ang bilang ng mga botanteng nagpaparehistro para sa 2022 national elections. Sa isang tweet, sinabi ni COMELEC Commissioner Rowen Aguanzon na malayo pa sa target ang bilang ng mga bagong botante na nagpaparehistro. Mula sa 4 million target ng mga bagong botante, nasa higit 1.1 million pa lamang anya ang nagpaparehistro as of January 14. Enero 4 nang muling ibalik ng COMELEC ang schedule ng voters registration. Ang mga nais na magparehistro ay kinakailangan na pumunta ng personal sa mga local offices ng COMELEC sa kanilang mga lungsod mula alas 8 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon simula Lunes hanggang Huwebes.
habang ang araw naman ng Biyernes ay nakalaan para sa disinfection ng pasilidad, pero maaari pa ring mabago ang schedule depende sa itatakda ng lokal na pamahalaan. Nakatakda ang huling araw ng voters registration sa September 30, 2021, habang nakaschedule naman ang national elections ng May 9, 2022. John Nanu, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi na ng paumanhin ang Armed Forces of the Philippines sa inilabas na mali-maling listahan ng mga estudyante ng University of the Philippines na umano'y miyembro ng New People's Army na nahuli o napatay sa military operations. At mula sa Mandaluyong, may report si Leia Ilagan live. Leia, may mananagot ba sa paglalabas ng hindi verified na listahan at paano ito nakalusot? Kaila, yan nga ang sinasabi ng AFP Civil Military Operation o yung kanilang J7 na naghahandal nga ng kanilang social media. Nasa ngayon ay nagsasagawa na sila ng investigasyon tungkol nga dyan sa kung sino ang nag-post sa social media ng mga listahan na yan na tinawag nilang inconsistent na listahan ng mga estudyante ng University of the Philippines na sinasabi nilang sumapi sa UP Post Army at napatay o nahuli nila sa mga isinagawang military operations. Sa pamamagitan nga, Ella, ng FB post na yan, sa Armed Forces of the Philippines Information Exchange page, humingi na ng paumanhin ang AFP Civil Military Operations o J7 sa inconsistency ng listahan ng AFP sa mga estudyante nga na umano'y sumapi sa New People's Army. Nakasaad din sa post na agad din tinanggal ng Armed Forces of the Philippines ang article na yan sa social media. At sinabi nga na magsasagawa na sila ng mga investigasyon at kung sino ang nag-post ito ay tiyak daw na mananagot. Nakasaad din sa post na sinisiguro din ng Armed Forces of the Philippines sa publiko na marireview nila ang kanilang proseso upang hindi na daw maulit ang ganitong pangyayari sa mga susunod na panahon. Noong weekend, Ella, sinabi din ni DND Secretary Delphine Lorenzana na unpardonable ang ginawa ng AFP. Kaya hihingian niya mga ito ng paumanhin maging doon sa napasama sa listahan na si Attorney Rafael Aquino, ang alumni ng UP na miyembro ng Free Legal Assistance Group na napabilang sa listahan. Ang grupo ni Attorney Aquino, Ella, ang kumukwestiyon sa Supreme Court ng validity ng Anti-Terrorism Act of 2022. Sa isang statement, sinabi din ni UP Diliman Chancellor Fidel Nimencio na walang basihan ang ginawang red tagging ng AFP sa ilang alumni ng University of the Philippines. Nagpahayag din sila ng pagkabahala, Ella, na mayroon aniyang mali sa pangalan na napasama sa database ng AFP at magiging basihan daw ito ng kanilang isasagawang operasyon laban sa estudyante at alumni ng University of the Philippines at sinabi nilang lubos itong nakakabahala. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Ginunita at muling kinilala ng mga opisyal at tauhan ng Philippine National Police ang kabayanihan at katapangan ng SAF-44. Sa isang seremonya sa Kambagong Diwa, nag-alay ng Bulaklak ang matataas na opisyal ng PNP para sa mga namatay na SAF troopers. Bagaman 6 na taon na ang nakalipas, ayon kay SAF Director Police Major General Bernabe Balba, hindi makalilimutan ng PNP at taong bayan ang ginawang kabayanihan ng SAF-44. Nagpasalamat naman ang pamilya ng SAF-44 sa patuloy na suporta sa kanila ng pambansang pulisya. January 25, 2015, 44 na Special Action Force Commandos ang napaslang sa Mamasapano, Maguindanao sa inilunsad na operasyon na tinawag na Oplan Exodus. Magsiserve sana ang mga ito ng warrant of arrest laban sa Malaysian terrorist na si Zulkifli Bin Hir alias Marwan na nagtatago sa lugar ng makasagupa ang mga miyembro ng More Islamic Liberation Front. Napas lang din sa operasyon si Marwan na may patong sa ulo na $5 million. Malaki ang binaba ng mga naarestong illegal aliens sa bansa ng nakaraang taon kumpara noong 2019.
ayon sa Bureau of Immigration. May report si Dante Amento live. Dante, ito ba ay bunga ng mga isinagawang operasyon ng Bureau of Immigration o dahil sa restriction sa pagbiyahe? Yes, Flor, ang pangunahing itinuro nga dito ng Bureau of Immigration o BI ay dito sa travel restrictions, Flor. Kaya kukunti lang yung mga dayuhan o mga alien na nakapasok sa bansa. Gayon pa man, umabot pa rin na Flor sa 510 illegal alien o mga dayuhan ang nahuli ng Bureau of Immigration nitong nakaraang taon o 2020 na lumabag sa immigration laws. Mahigit 300 dito ay mga Chinese nationals na sangkot sa illegal online gaming at cybercrime activities. Mayroon ding Indian nationals, South Koreans at Vietnamese na nahuli dahil sa overstaying, walang dokumento at pagkakaroon ng negosyo na walang permit. Malaki ang ibinaba ng mga nahuling banyaga kumpara noong 2019 na nasa mahigit 2,000. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Jaime Morente, bunsod ng travel restrictions, konti na lang ang mga dayuhang pumasok dito at sa halip ay marami ang umuwi sa kani-kanilang mga bansa. Bukod dito, Flor, katuwang din ng PNP at AFP ang Immigration Bureau upang mahuli ang mga suspected foreign terrorists sa Mindanao, kabilang na ang asawa ng sinasabing suicide bomber na si Alia Sisi sa Sulu noong Oktubre ng nakaraang taon. Flor? Maraming salamat, Dante Amento. Umaasa ang isang senador na tutuparin ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez ang pangako nitong isasa publiko ang presyo ng mga bakuna, partikular ng Chinese firm na Sinovac. Pero ikinababahala rin ang mambabata sa posibleng vaccine diplomacy na ginagawa ng China para sa interes nito sa West Philippine Sea. At mula sa Quezon City, may report si Harleen Delgado live. Harleen, ano ang paliwanag ng senador na ito sa kanyang pagkabahala? Ella, ayon nga kay Senator Rizzo Contiveros ay dapat makapag-report ang pamahalaan sa Senado at sa mismo sa publiko patungkol yan dito sa mga presyo ng bakuna, partikular na ng bakuna ng Chinese firm na Sinovac kapag napirmahan na yung kontrata sa vaccine manufacturer. Ito yung matapos ipangako nga ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. sa 3rd pagdinig ng Senate Committee of the Whole noong Biyernes na ilalabas ang mga presyo sa tamang oras kapag naisapinal na ang mga negosasyon at kasunduan sa pagbili ng bakuna. Ayon sa Senadora, mahalaga na maging transparent ang gobyerno upang tumaas ang kumpiyansa at tiwala ng publiko sa pagpapabakuna. Samantala, Ella, pinaalalahanan din ni Contiveros ang Department of National Defense patungkol yan sa pagpasa ng isang batas sa China na nagpapahintulot sa Chinese Coast Guard na labanan ang mga foreign vessels na nasa mga Chinese claimed reefs. Aniya, hindi umano nakakatuwa na nagpasa ang China ng ganitong batas habang nasa gitna ng pandemya. Giit ng senador, wala umano dapat na special relationship ang Pilipinas sa kahit anong bansa, lalo na sa China, dahil maaari umanong ginagamit lamang ng China ang bakuna kontra COVID-19 para sa interes nito sa West Philippine Sea. Tanong ng senadora, paano na ngayon masisiguro na walang halong kapalit ang mga bakunang bibilhin mula China? Sa pagdinig noong Biyernes, sinabi rin ni Galvez na dapat isang tabi muna ang pagkakaiba sa issue ng West Philippine Sea at kalaunay tiniyak na hindi makokompromiso ang pag-angkin ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang teritoryo. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Harleen Delgado, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Inumpisahan na sa Brazil ang rollout ng 2 million doses ng COVID vaccines. Narito ang ulat ni Jojo Matias. Nagsimula ng ipamahagi ng Fiocruz Institute sa Brazil ang 2 milyong ready-to-use AstraZeneca COVID vaccines na nilikha sa India.
kasunod ito ng pagsulat ni Brazilian President Jair Bolsonaro kay Indian Prime Minister Narendra Modi. Naunang ipamahagi sa Brazil ang bakunang likha ng Sinovac Biotech sa pakikipagtulungan ng Butantan Institute noong nakalipas na weekend at sumunod naman ang AstraZeneca rollout. Naantala rin ang distribusyon ng naturang bakuna dahil sa antala sa shipping ng isang active ingredient mula sa China. Tumitindi naman ang pagtuligsa kay Bolsonaro dahil sa vaccine rollout ng pamahalaan at kawalang kapasidad ng gobyernong kontrolin ang lumalawig na suliranin sa pandemya. Sa kasalukuyan, pangatlo ang Brazil sa buong mundo sa may pinakamataas na kaso ng coronavirus disease sa bilang na 8.81 million at 216,000 na ang binawian ng buhay dahil sa sakit. Patuloy naman ang pagbaba ng suporta kay Brazilian President Bolsonaro at libo-libo ang nagsasagawa ng protest caravans sa ilang lungsod noong Sabado dahil sa umano'y palpak na pagresponde ng pamahalaan sa pandemya. Giorgio Matias, UNTV News and Rescue Brazil, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pagtutuon ng pansin ng federal government ng Canada ang vetting process sa pagtatalaga ng bagong Governor General kasunod ng biglaang pagbibitiw sa pwesto ni Julie Payet. Ang detalye ng ulat mula kay Bianca Quijano. Nagbitiw sa pwesto si dating Canada Governor General Julie Payet matapos lumabas mula sa isang independent investigation na may basehan ang mga alegasyon ng workplace harassment sa kanyang opisina sa Rideau Hall. Ang Governor General ang tumutulong sa pagdedesisyon sa pagpili kung sino sa minorya o oposisyon ang mamumuno sa House of Commons. Kasunod nito, aminado si Intergovernmental Affairs Minister Dominic LeBlanc na kailangang pagtibayin ang vetting process sa pagtatalaga ng Governor General. Samantala, isinusulong naman ng samahan ng Manitoba Chiefs na mag-appoint ng Governor General mula sa First Nations upang mas maipadama ng gobyerno ang sinseridad nito na mapatibay ang relasyon sa mga katutubo ng bansa. Dagdag pa ni Grand Chief Arlen Dumas, makakatulong ito upang palawigin ang mga kasunduan sa pagitan ng mga First Nations at ng reyna sa ikabubuti ng buong bansa. Pansamantala, ang Supreme Court Chief Justice ang tatayo bilang Governor General habang wala pang napipili na papalit kay Payet. Bianca Quijano, UNTV News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaasahang iahayag ng Biden administration ang ilan pa nitong magiging polisiya kaugnay ng climate change. May report si Kath Carriedo. Sa mga susunod na linggo, inaasahang ilalabas ng administrasyon ni US President Joe Biden ang mas marami pa nitong mga pulisiya na pinaniniwala ang tutugon sa suliranin ng climate change. Kasabay nito, hinikayat din ng Biden administration ang China na paigtingin pa ang target nito sa greenhouse emissions. Walang binanggit na detalye ang National Climate Advisor ng White House na si Gina McCarthy kung anong mga pulisiya ang ilalabas ng administrasyon. Subalit batay sa ulat, may second round ng executive orders na ilalabas si President Biden, kabilang na ang isang omnibus order upang labanan ang climate change sa bansa at isulong ang issue bilang isang national security priority. Sa pahayag ni McCarthy sa isang virtual meeting sa US Conference of Mayors, nagpahiwatig na ito sa isusulong ng administrasyon sa hinaharap. January 20 nang formal na maupo sa pwesto si President Biden at agad na naglabas ng executive orders upang kansilahin ang Keystone XL pipeline na mag-aangkat ng tar sands oil sa Canada, gayon din ang muling pagsali ng Amerika sa 2015 Paris Climate Agreement. Kath Carriedo, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Gagamitin storage ng mga bakuna kontra COVID-19 ang ilang pabrika ng pagkain sa Pulilan, Bulacan.
Mula sa Bulacan, may report si Nestor Torres live. Nestor, uupahan ba yan o libreng ipagagamit sa lokal na pamahalaan? At ang isa pang issue dito, hindi ba naman na delikado yan na makakontaminate ng kanilang mga produkto na naka-imbak dyan, Nestor? Aga pakiusap ng local government unit na libre nga ito at hindi dapat upahan nila. At tinitiyak din nila na yung paglalagyan din ng mga storage ng vaccine ay safe na lugar at hindi naman makakapekto doon sa kanilang mga produkto sa factory, lalo na't ito ay paparating na sa bansa. 20 million pesos ang nilaan ng Pulilan Local Government na pambili ng bakuna sa AstraZeneca. Habang hinihintay ang bakuna, nagkikipag-ugnayan na sila sa mga malalaking kumpanya at pabrika para sa paglalagyan ng COVID vaccine. Ayon kay Dr. Wilbert Arelia, Municipal Health Officer, nasa 10 ang target nilang storage facility. Ilan dito ang dairy products, industrial at food company. Pulilan is a municipality of so many food factories. So makikipag-tie up po kami sa kanila para po sa storage. At ganoon din po sa aming munisipyo, ay may mga dumating po kami mga refrigerators, para po ma-accommodate po yung mga initial na delivery ng vaccine. Sakaling kulangin, plano ng alkalde ng Pulilan na gamitin din ang mga health station sa mga barangay na paglalagyan ng COVID vaccine upang accessible ito sa mga Pulalenyo. Kasi bago-bago pa lang, so we're still in the planning stage on how to roll out, implement itong roll out ito. Maaaring bawat health station namin, doon namin ilalagay. Meron kaming IHU 1, 2, 3, and 4. So pwedeng doon namin gawin. At sa bawat barangay, ilan ng aming barangay station, siguro meron kaming 17, no? Sa tripartite agreement ng Pulilan sa pharmaceutical company sa AstraZeneca sa buwan ng Hunyo, inaasahan ang pagdating ng bakuna. Sa lalawigan ng Pulilan pa lang ang nauna sa AstraZeneca vaccine. Ilang 100,000 ang target nilang mabigyan ng COVID vaccine sa 19 na barangay sa bayan. At yan, munting latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Nestor Torres. Dapat na masusing pinag-aralan ang desisyon ng National Interagency Task Force ang napayagan na makalabas ng tahanan ng mga batang edad 10 hanggang 14 na taong gulang. Ayon kay Zamboanga City Mayor Beng Climaco, posibleng maging super spreader ng sakit ang mga ito. At mula sa Zamboanga, may report si Val Villaflor live. Val, ano ang gagawing hakbang ng lokal na pamahalaan dyan? Papayagan na ba talagang makalabas sa mga batang edad 10 hanggang 14 o mananatili ang curfew sa mga ito? Yan ang aabangan natin, Flor, dito sa Zamboanga City, kung aapela ba si City Mayor Beng Climaco sa IATF na huwag itong ipatupad sa lungsod dahil maging si City Health Officer Dr. Dulce Amor Miravite ay may nakikitang malaking panganib sa pagpapahintulot sa mga bata na lumabas ng bahay. At sa pahayag nga ni Presidential Secretary Harry Roque, sinabi nito na inaprubahan na ng National Interagency Task Force na makalabas ng bahay ang mga batang may edad 10 hanggang 14 na taon sa mga modified GCQ areas at isang Zamboanga City sa mga lugar sa bansa na ganito ang community quarantine. Ngunit dapat munang pag-aralan ang hakbang na ito ayon kay Mayor Beng Climaco. Posible kasi na maging super spreader ang mga bata lalo't nakapasok na sa bansa ang bagong variant ng virus mula United Kingdom. Bukod pa ang banta ng isa pang variant ng COVID-19 na nakita sa Malaysia na ilang oras lamang ang layo mula sa lungsod. Pero nesisita pag-abstudya en buenamente kay mismo si Dr. Miravite na considera que el mga bata grande gayon el chance para enferma. Por eso gane el challenge si atin este tiempo, the UK variant.
Dahil dito magsasagawa ng konsultasyon ang alkalde upang malaman kung makakatulong ba sa ekonomiya ng lungsod ang ginawang pagluluwag na ito ng IATF. At saka naman makikipag-ugnayan kay Secretary Carlito Galvez kung ipatutupad ang nasabing direktiba sa syudad. Question na ganit un eksperto del medico antes consulta ni Secretary Galvez si Dr. Liachon, si Verdad Bagayot ayuda na ekonomiya el mandamiento para mga bata edad de 10 años pwede asale. Sa ngayon, Flor, ang may edad 15 hanggang 65 pa lamang ang pinapayagang makalabas ng kani-kanilang tahanan dito sa Luzon. Flor? Maraming salamat, Val Villaflor. At yan po ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan ngayong tanghali. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.